So guys, ito si ate, sinisaktan ng amo niya. Iwan ko anong nasa isip ng amo niya. Talagang sinasaktan siya sa kitchen. Well, nagluluto siya guys. So kayo guys, kung ano, careful kayo kasi nagmamasid lang sila. Kung ano ang mistake mo, may ano lang niya nila. Parang isi-save nila. Then one day talagang mag-bloom yan sa galit. Yan ang mga ugali nila. Wala silang mga pakialam. So, kung may cellphone kayo, huwag kayong magpakita, magamit kayo. Lucky na lang sa iba kung free sila kung anong gagawin nila. Pero may mga amo talagang hindi ka pwedeng gumagamit ng cellphone. So, ito si kuya, ano, talagang galit siya ni ate. Ano, iwan po anong nangyari sa kanya, talagang ang utak niya nag-ano na, kaloka. Hindi pa siya nakontento, talagang pinagsunod-sunuran pa niya si ate. Kaloka yung lalaki nito. So, sa mga OFW dyan, be careful kayo sa mga amo nyo. Lucky na lang kayo kung makakuha kayo ng among mapabait. Kahit mabait man kayo, pero yung amo nyo may tupak sa utak, wala kayo talaga. Ibigay nyo lahat ng trabaho, pero wala lang yan sa kanila kasi may diferensya sila sa utak. Ang makikita nila yung mali mo lang. Kahit ginawa mo na ang lahat ng maayos ng bahay, ganun. Pero sa isip nila, wala lang. Kahit irespeto nyo pa na ano, ganyan talagang ugali nila. May mga hayop sa utak. Kapag natupak, tupakin talaga. Talagang sinasaktan niya si ate. Parang may problema to sa utak tong lalaking to.